Araw po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo mula sa Canada. Naghatid sa inyo ng Salita ng Buhay, ang programang nagbibigay ng kalakasan mula sa Salita ng Panginoon, ang nasusulat sa banal na aklat. Okay? Bago ang lahat, kung kayo po ay bago lamang, paki-subscribe lamang po sa Filipino World Channel dito sa programang Salita ng Buhay. Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay pinamagatang emotional healing o kagalingang emotional. Okay? Tayo pong lahat ay nakaranas na masaktan in one degree or another at sinasadya lang po o hindi sinasadya, maaaring ito ay dahilan ng pagkakamali o pagkakasala ng ibang tao na nagawa sa atin o kaya naman mismong sa ating natural na mga kilos at mga desisyon, tayo po ay nasasaktan kuminsan. Tayo po muli ay muling muna ng patnubay mula sa Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po at muli niyo kaming inipon upang mapag-aralan ang inyong banal na salita. Buong kagalakan po naming pakikinggan ang inyong aral sa 30 minutong ito na aming pakikiisa sa inyo. Muli po, turuan niyo kami sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu at nawa po kayo ang maitaas, maparangalan, at maluwalhati. Sinasamuhay namin anumang gawain ng masamang Espiritu sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo na gustong gumambala para hadlangan ang aming pag-aaral. At pinapanalangin namin na ang banal na Espiritu ang magturo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Purihin po kayo sa ngalang banal ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong pag-aaral, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ay tungkol po sa kung paano gagawin natin, lalong-lalo na po sa ating mga kalipunang Kristiyano. Alam niyo po bang hindi kumukristiyano na ang isang tao ay hindi na nasasaktan emotional? Hindi po. Hangga tayo ay nasa lamang ito, as long as we are in the flesh, tayo po ay vulnerable o madali po tayong masaktan, lalo na po kung napapapayaan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Bakit nga po kailangan natin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng emosyonal na kagalingan? Kasi po, siya mismo ay nangako sa kanyang banal na salita, sa Salmo o mga awit 23, chapter 23, where it says, He restores our soul. Okay? Pinapanumbalik po niya ang ating soul, ang ating well-being. Siya rin ang lumikha sa atin sa simula't simula, kaya siya lang ang may kakayahan o kapangyarihan upang mapanumbalik ito. Maaring may mga sinasabi ang mga libro, mga psychological books, mga how to do books, pero ang mga yan ay panandalian lamang maliban po na mamagitan ang Panginoon sa ating buhay. Kaya po ba ay emotionally broke? Okay? Kapag ka po ang tao ay mayroon pong emotional pain,
dala na rin po ang katawan, pati ang kanyang isipan. Eh, konektado po ang mga ito. Ang mga pangkaraniwang sintomas o symptoms na ang isang tao ay mayroong emotional pain o emotional brokenness ay isa na po doon yung hindi mapagkatulog, no? O kaya angry, nagagalit, madaling magalit. O kaya naman ay hindi na nagkakaroon ng desire na makisama sa ibang tao, lalo po sa community, ina-isolate po niya ang kanyang sarili. At gusto yung mapag-isa, nasa sulok na lamang. At kuminsan, pag hindi makontrol, umiiyak. Okay? Dahil nga sa emotional pain. Meron naman pong iba na nagkakaroon ng mental depression. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit may mga taong nawawala ng magandang direksyon ng kanilang pag-iisip. Okay? Hindi lamang po yun. Yung iba po ay nagkakaroon ng frustration sa buhay. Para sa kanila, walang kabuluhan mabuhay. At ang extreme po ay yung iba ay gustong tapusin ang kanilang buhay sa kanilang sariling pamamaraan. Ito ay gawain ng kalaban. Gawain ng diablo upang tayo ay pagnakawan ng pagpapala o i-paralyze ang ating faith o kaya mawalan tayo ng productivity sa buhay. Lalo na po kapag ginagamit tayo ng Panginoon. So ano po ba ang dapat natin gawin? Unang-una po, kagaya ng sinabi ko, ang tunay na makapanumbalik sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay hindi pa nakakapanumbalik sa Kanya o hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, kailangan pong gawin natin yan, ang magpakumbaba at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at kapagligtas. Yan po ay simula lamang. Hindi po ito madali kasi ang healing process ay hindi parang isang iglap lamang na anuman ang gawin natin ay o anuman ang nangyari sa ating buhay, madaling masolusyonan. Bagamat natanggap natin ang Panginoong Jesucristo, mayroon pa pong ibang steps, mayroon pa pong ibang paraan. Unang-una nga po, kapag tayo ay hindi paganap ang relasyon sa Kanya, tayo po ay manumbalik, tanggapin si Jesucristo bilang yung personal na Panginoon tagapagligtas. Kung kayo man po ay Kristiyano na o mayroon ng isang relasyon sa Panginoon, ang kailangan lamang po ay siya sa atin ang ugat kung bakit nasaktan ka emotionally. Okay? So, kapag ka po nalaman natin ang pinaka-root ng emotional pain mo, ay doon ka mag-dwell, doon mo i-approach ang solusyon. Unang-una po, kung ikaw man ay nagkakaroon ng emotional pain dahil nasaktan ka sa sinabi ng iba o ginawa ng iba at nagkaroon ng mistrust o broken trust, mayroong ibang taong iniwanan ng kanilang mahal sa buhay, pinabayaan, talagang nagpalaboy-laboy na sa lansangan hanggang sa masira ang pag-iisip,
ang kailangan po noon unang una ay rehabilitate. Doon sa pag-rehabilitate, kailangan i-share ang salita ng Panginoon. Ang salitang buhay, ang salitang nagpapanumbalik sa kalakasan at kalusugan ng ating well-being. So, siya sa atin mo, at kung ikaw man po ay nagkaroon ng emotional pain dahil may nagawa kang mali o kasalanan sa kapwa, kailangan na ang panahon ng tinatawag na reflection, paghingi ng patawad, paghingi ng pagmamahal ng Diyos upang ikaw ay mapatawad. Ang Diyos natin na mapagmahal, ang Diyos ng pag-ibig ay higit na mas malaki kaysa sa anumang kasalanang nagawa natin. Tandaan po natin yun. Wala pong kasalanang kasinlaki o higit na mas malaki, higit na mas matindi sa kapangyarihan ng Panginoon na magpatawad at magmahal at umunawa. Sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu, tuturuan po niya tayo. Habang tayo ay humihingi ng patawad at nanunumbalik sa Kanya. Pangalawa po, kailangan po ang pagbabasa ng banal na aklat o pakikinig sa mga turo na kagaya nito na kung saan ay itinataas natin ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo, ang Kanyang nagagawa sa tao, lalo na po sa atin na naging makasalanan. Ang Holy Spirit po ay talagang puspos ng pag-ibig, pangunawa, at binibigyan po niya tayo ng direksyon and comfort, kalakasan, kung saan man tayo mahina. So, unang-unang dapat gawin ang paghingi ng patawad, pagtanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon. Kung ikaw may Kristiyano na, siya sa ating kung anong ugat, anong dahilan kung bakit nagkaroon ka ng emotional pain. So, kung kailangan ma-reconcile ka sa tao, humingi ka ng patawad at magpatawad din. Hindi lamang po yun. Ang sinasabi rito is kailangan nating pagkatiwalaan ang Panginoong Jesucristo. He knows what He is doing. Bakit ang Panginoong Jesucristo? Sapagkat sinabi po niya sa Luke chapter 4 verse 18, ang sabi doon, "The Spirit of the Lord," ang sabi ni Jesus, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor." Hindi lamang po poor in material goods, kundi poor in spirit. Okay? Poor in spirit. Yung spiritual condition. Yung nagnanais na magbago ang buhay. Pero hindi malamang kung anong gagawin. Sabi niya, "I came to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim." Okay? Ito po ang sinabi ng Panginoong Kristo nung siya ay nasa lupa. "To proclaim liberty to the captives." Captives po ni Satan ng kalaban. "Ang recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Hindi lamang po physically oppressed, but mentally oppressed. Dahil po sa mental oppression na ito, kagaya ng sinabi ko, ang tao ay nawawala ng pag-asa. Hindi makapag-isip ng maayos. At para sa kanya, ang buhay ay hindi na mahalaga. Para sa kanya,
ang buhay ay walang kabuluhan. Meaningless. So, ano pa ang dahilan kung bakit mabubuhay? Tanda natin ang sinabi ng Panginoong Jesus din, I came that you might have life and have it to the full. Magkaroon kayo ng buhay. So buhay ang dinideklara ng Panginoong Jesus. Hindi kamatayan, hindi oppression, okay? Hindi torture. Buhay, the true meaning of life, and that is having a relationship with Jesus Christ. So, mahalaga ang magbasa ng Biblia, ang mag-meditate on God's Word. Sabi ng Biblia, meditate on His law day and night. And by doing so, you will find success. Hindi lamang po yun, confess any nonsense to God. Kung ikaw man po'y nakakaalam na ang dahilan ng emotional pain mo ay pagkakasala, mangumpisal ka sa Panginoon. Hindi lamang po yun, ingatan mo ang iyong pag-iisip. Take control of your thoughts. Yung po mga maling mga bagay na pumapasok sa kaisipan, dapat makontrol yon. Dapat you take them captives in the name of Jesus Christ. Kailangan hindi sila mang ibabaw. Kasi yung mga maling pag-iisip na yan, galing yan sa kalaban. Upang tayo ay mapanginaan ng loob. Upang tayo ay mawala ng tag-asa. Kailangan dakpin natin ang kaisipang yon. At ialay natin sa Panginoong Jesucristo. Ialay natin. So, hindi lamang po yun. Refuse to fall back. Kung ang tendency mo ay mag-backslide, labanan mo. Labanan mo, be strong in the name of the Lord. Labanan mo yan upang hindi ka dumaustos sa pagkakasala. Do not fall back. Huwag mong hayaang padausdos, kundi pasulong ang progreso ng pananampalataya mo. Okay? Hindi lamang po yun. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan niyo po ang sarili ninyo. Kung paanong tinitingnan ka ng Panginoon. You're a child of God. Kung paanong turo ng banal na kasulatan, ang salita ng buhay, ikaw ay anak ng Diyos. Okay? A child of God. With the privilege to become the children of God. So, kaya nga ang tawag natin sa kanya sa dalangin, Abba, Ama, our Father in heaven, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kasi po may relasyon na tayo sa kanya. So hindi lamang po yun, you are gifted. Siya sa atin niyo po ang iyong sarili, check na mayroon kayong makikitang gifts. Hindi man po talent, spiritual gifts na magagamit ninyo para maglingkod sa Panginoon. Hindi lamang yun, ang Biblia po ay nagsasabing, we have been set free. Okay? Tayo po ay nakalaya na sa tanikala ng kalaban, sa tanikala ng pagkakasala. At ngayong nakalaya na tayo, malaya na tayong mamuhay ng kabanalan. Okay? With all gladness in our heart. So let us reject to fall back. Huwag nating tanggapin ang mga negatibong kaisipan.
Muli kong isa-summarize na napakahalagang tayo po ay kumilalas kay Jesucristo bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Ito pang unang hakbang kung hindi pa po tayo nananalangin o tumatanggap sa Kanya. Now is the time, brother. Now is the time, sister. Mga magulang ko, ngayon po ang panahon. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon, tagapagligtas. Hindi lamang po yun basahin ang salita ng buhay, ang salita ng Diyos. The word of life. Jesus is the word of life. So doon niyo po makikita ang kanyang mga katuruan. Doon niyo po malalaman ang kanyang pamamaraan kung paano po tayo magiging matagumpay ng mga Kristiyano. Sa mga susunod na mga topics at mga issues, yan po ang ating pag-aaralan kung paano tayo magiging matagumpay ng mga Kristiyano. Nais po ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Kaya kailangan ng pagbabasa. Pangalawa, hindi lamang pagbabasa kundi minimeditate ang salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulay araw at gabi upang masumpungan at matagpuan natin ang tunay na success, the true meaning of life. Sa Panginoong Jesus po tayo, because He is the only one who promised to restore our souls. Wala nang iba po, kay Jesus lamang po. At sa kay Jesus, no one will be driven away. No one will be discouraged. Ang sabi nga po ni Jesus, come unto me, you who labor, all who labor and are heavily laden. Kayo mga nabibigatan, halikayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Si Jesus lamang po ang nangako ng ganyan. Kaya sa Kanya po tayo lumapit. Kung mayroon man pong kabigatan, mayroon man pong emotional na pain sa anumang kadahilanan, sumapit po tayo sa Kanya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sa paglapit natin yun, ihingi natin din ang ating mga kasalanan. Ihingi natin ang patawad. At tayo rin po ay magpatawad kung tayo nakagawa ng pagkakamali. So, bukod doon, tayo po ay magbasa. Mag-meditate. At isa buhay ang ating nababasa. Hindi lamang po yun. Kailangan nating kontrolin ang ating pag-iisip. Yung pong mga kaisipang negatibo na nagpapahina sa ating pananampalataya o nagbibigay sa atin ng discouragement. Ano mang kaisipan yun? Mga kaisipan na naging bunga ng ikaw o kayo po ay pinagtaksilan. Mga kaisipang bunga ng ikaw ay pinagsabihan ng offensive words na hindi ka magtatagumpay, masama ka, wala ka ng pag-asang magbago sa buhay. Parang dahil nga po sa mga salitang paulit-ulit na yon na narinig mo, ikaw ay nagkaroon ng mental depression. Nawawala ng pag-asa. To the point na nagkakaroon ng misdirection o hindi tamang direksyon ng pag-iisip hanggang sa mawalang ka ng pag-asa ng mabuhay o walang kabuluhan ng buhay sa pananaw.
Tanda muna natin, galing ang mga yun sa kalaban. Hindi po galing sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, gumaling ka. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ka ng emotional healing. Ang gusto ng Panginoon ay magamit ka. Magamit ang iyong mga karanasan upang ibahagi sa ibang tao na hindi pa nakilala sa kanya. Na mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos. At talaga nga pong siya ay nagpapagaling. Eh? So take control. Kailangan maging maingat tayo sa pumapasok sa ating kaisipan. Kaya nang palagi kong sinasabi, our mind is the battleground. Diyan po pumapasok ang kalaban, diyan din pumapasok ang mga aral ng Diyos. So piliin lamang po natin yung mabuti at yun ang i-retain natin sa ating kaisipan. Piliin po natin ang salita ng buhay. Yun po ang pagbubulay-bulayan natin, itanim natin sa puso at isipan natin at isagawa natin sa buhay. So relasyon sa Panginoon, pangalawa, pag-aaral sa banal na salita, ang salita ng buhay, pangatlo, maging maingat sa ating mga kaisipan. At kung meron tayong mga iniisip na hindi maganda, takpin po natin yon at huwag nating gawing maging malala pa siya at isuko na natin sa Panginoon. So, isuko natin siya. Pawiin sa ating kaisipan. Hindi lamang po yun. Refuse to backline. May mga kaisipan pong talagang ang tendency ay magbigay ng hindi magandang epekto sa kalusugan ng tao. Ang tao ay nawala ng ambisyon sa buhay. Ang tao ay nawala ng lakas upang magpatuloy. Our life is a journey. And the Lord Jesus Christ is with us as we walk along this journey to the path of righteousness, heavenward tayo. May pag-asa tayo. May blessed hope tayo. We're looking forward for the return of our Lord Jesus Christ. Okay? Darating ang Panginoon. Ahanguin tayo sa mga paghihirap na ito. At hindi lamang po yun. Magpatawad tayo sa ating kapwa. Kung paanong dapat mo rin patawarin ang sarili mo. Kung pinatawad ka ng Diyos, hindi tayo dapat na maging guilty forever, na hindi mapagkatulog dahil sa mga nagawang kamalian sa nakaraan. Tandaan po natin, hindi po tayo dapat mabuhay in the past. Don't live in the past. Kailangan, we have to press forward, moving forward. Hindi po paurong, kundi pasulong tayo according to the faith that God has given us. At hindi lamang yun, you see yourself, tingnan mo ang sarili mo kung paanong tingin ng Diyos sa iyo. You are loved by God. Mahal ka ng Diyos. You are a child of God. Everyone who acknowledges that Jesus is Lord, ang sinumang tumanggap sa Kanya ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Juan Onodusi. At hindi sa ikaw rin ay you were set free. Ikaw ay pinalaya na. Pinalaya ka na ng Diyos sa nakaraan. We have to learn lessons from the past. But we don't have to dwell in the past. Okay?
kailangan ang tingin natin focus forward. You are gifted by God to be a valuable servant of the Lord. So, maraming salamat po sa ating natutunan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Holy Spirit sa tulong niya. At ipinaunawa sa atin ang mga steps na ito kung paano magkakaroon ng healing. As I've said, emotional healing is a process. It's not a one step or quick fix na healing. Kundi as you abide by the Lord, habang nagpapasakop ka sa Panginoon, habang nagbabasa ka ng salita ng buhay, ang banal na aklat, habang isinasagawa mo ito in obedience of your faith, habang natututo kang ang tingin ng Diyos pala sa iyo ay minamahal ka, iniibig ka ng Diyos, in love sa iyo ang Panginoon, at hindi ka niya iiwan at hindi pabayaan, then life has meaning. Yan ang sinasabi ng Panginoon na, I came that you might have life and have it to the full. Yung buhay na pangako ng Diyos upang tayo mabuhay ng maayos, naway lakaran natin ang buhay na iyon sa pandumad ng Banal na Espiritu. Maraming salamat pong muli, aking mga minamahal na kababayan. Tayo po ay manalangin. Kung kayo po ay nakakaranas ng emotional pain sa pagkakataong ito, sama-sama po nating ipanalangin at isuko sa Panginoon. Siya lamang po ang nangako na He would restore our souls. At nasa Kanya ang kagalingan. Kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Kalooban ng Diyos na maging malinis ang ating pag-iisip, malinis ang ating konsensya, at pinapatnubayan tayo ng Kanyang banal na aklat, banal na salita, at ng banal na Espiritu. Panginoon namin, O Lord, maraming salamat po sa inyong aral sa araw na ito. Tunay nga pong kailangan namin ng emotional healing at times na kami ay nanlulupay-pay, pinanghihinaan ng loob, o kaya ay epekto ng ginawang pagkakamali o pagkakasala ng ibang tao sa amin. Turuan niyo kaming magpatawad kung paano pinapatawad namin ang aming kapwa. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkakasala. Lord, i-bless niyo po ang aming mga pagsusumikap sa buhay. Pagpalain niyo ang aming mga kababayan, lalo na po sa panahong ito ng pandemya, Lord. Patuloy niyong ingatan ang bawat isa. At nawa po pagpalain niyo ang aming pagsusumikap sa buhay. Na sumain niyo ang kapurihan sa lahat ng tagumpay, sa lahat po ng kagalingan na aming naranasan. To your glory, honor, and praise, this is our prayer to the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa muli po, abangan po natin ang mga susunod na issue, topics, tungkol po sa kung paano tayo magtatagumpay bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain tayong lahat. Amen.